Sound siyek. Kung mga mata. Hey, what is up guys? AK here and welcome back to my channel. And for today's video, ang video ito ay video para daw. Hey, what is up guys? AK here and welcome back to my channel. And kung bago ka lang sa channel ko, huwag mo kalimutang i-hit ang notification bell at subscribe button para maging updated ka every time na meron tayong mga bagong upload na videos. So, ayun na nga. Ito na. So kung makikita nyo, may mga dilaw-dilaw na dyan sa baba. Yan ay nangangahulugan na ang ating channel ay monetized na. Pwede na tayong kumita dito sa YouTube. So, thank you sa lahat talaga ng subscribe, simula nung una, sa lahat ng mga nanonood ng videos. Simula nung tayo ay nagbilag-bilag. So, itong video to, ginawa ko para sa mga katulad ko na small YouTubers lang din na malapit na ang ma-monetize yung channel nila. Ayan. Ito yung mga bagay na dapat mong i-check bago mo pindutin yung apply. Ipapakita ko na lang dyan. Bago mo pindutin yung apply now. Basta ayan. So, ginawa ko yung video na to para makatulong din sa inyo na maiwasan na ma-reject yung application natin ng monetization. So, itong mga sasabihin ko is based lang sa mga na-experience ko nung nag-apply ako ng monetization ng dito sa channel ko. So, based lang to sa mga na-experience ko at syempre, share ko yung mga tips. Bibigyan ko kayo ng mga tips or yung mga bagay na ginawa ko kung paano ako na monetize. So, hindi ko ginawa itong video na to para ipag-ibang sa inyo na monetize na ang ating channel. Para i-share lang sa inyo yung achievement natin sa channel na to. Syempre, isa to sa mga talagang achievement ng mga nag-YouTube. Isa sa mga milestones, di ba, ng mga nagsisimulang mag-YouTube, sa mga gustong maging sikat na YouTuber, or basta, yun, alam niyo. So, ginawa ko din itong video na to para matulungan kayo na ma-approve kayo dun nga sa YPP or yung YouTube Partner Program. Yan. So, di ba, yung dami ko pang sinasabi, simulan na natin. So, dito nga sa YouTube, meron tayong requirements para ma-approve tayo dun sa YouTube Partnership Program, YouTube Partner Program, basta yon. Para ma-approve ka doon, kailangan mo ng 1,000 watch hours and, ay, baliktad, 1,000 subscribers and 4,000 public na watch hours. So, ano nga ba yon? Ano nga ba yung mga requirements na yun? So, kailangan meron kang 1,000 na tao na nakasubscribe sa channel mo, tapos meron ka din na 4,000 hours na public watch time, ibig sabihin, yung mga tao nanonood sa channel mo or dun sa specific na video mo, kahit anong video mo dun, basta ang total dapat is 4,000 watch hours. Kunwari, may 1,000 na tao na nanonood sa video mo ng 10 minutes. Lahat yun, 10 minutes pinanood nila yung video mo. So, makagkakaroon ka ng So, ayun nga, edi meron kang 10,000 minutes. So, dapat hours siya. So, i-divide mo siya sa 60. Tapos, yung makuha mong sagot, yun yung total ng watch time mo. So, kayo na ang mag-compute. Kailangan mo ay 4,000 hours. So, ayun na nga, story time muna. Na-reach ko na yung 1,000 subscribers at saka yung 4,000 public watch hours nung January 26. Ayan, dalagay ko dyan. May picture din ako para proof na na-reach ko talaga siya. Wow. Tapos, syempre sa sobrang excited na mag-apply, nag-apply agad ako. Hindi ko chinek yung channel ko kung meron ba akong na-violate na rules dun sa, meron kasing community likot. Ganun. Kung meron akong na-violate dun sa YouTube community guidelines. Basta, magkalikalikot lang kayo sa YouTube, mababasa nyo yan. Okay, yung picture, ilalagay ko dyan. So, mababasa nyo dun yung mga bawal, yung mga, at yung mga pwede lang sa YouTube. So, syempre, na-excite ako. In-apply now ko agad. Pinindot ko agad yung apply now. Ayan, makikita nyo dyan. At, ayun na nga. So, lumipas ang mga ilang mga araw, na-reject ang ating application. So, syempre, nakakalungkot dahil na-reject ang ating application. Ang nakalagay doon sa, basta may mga nakasulat doon kung bakit ka na-reject, kung bakit na-reject yung application mo. Ang nakalagay, misleading titles or misleading metadata. So, ayan yung nakalagay. So, ayun na nga, na-reject nga tayo. Na-reject nga tayo.
Tapos meron kang 1 month para maayos mo lahat. Hindi pa naman huli ang lahat, pwede ka pang magre-apply. Kaso mag-aantay ka lang ng 1 month para makapag-re-apply ka ulit. So yung 1 month na yon, inayos ko yung mga title, mga thumbnails, mga tags, yung description, ayun, inayos ko yon. Ang problema ko lang talaga is misleading title. So dapat baguhin ko yung titles. Pero ang ginawa ko, inayos ko na lahat para sure na, sure na, sure na. Edi, ayun ang binago ko. Ang ginawa ko, yung mga, parang yung mga Q&A vlogs ko, kasi di ba pare-parehas siya. So parang nagkakapare-pareho din siya ng title. Ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng mga part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, ganon. So edi okay na yan. Tapos tinanggal ko yung ibang mga tags na hindi naman talaga related dun sa video. So ang ginawa ko, kung tinanggal ko talaga lahat, para wala, para walang kaso. So yung title lang yung tinira ko. Tapos sa description, hindi ako naglagay ng mga mahahabang description. Kumbaga yung ano lang. Basta yung mga pinaplug ko lang na mga social media accounts, yun lang yung nilagay ko. Wala akong nilagay na information about dun sa description. Pero kayo ang bahala kung gusto nyong lagyan. Nanigurado lang ako na ma-approve yung channel ko. Ganun yung ginawa ko. So next, eto na. Nung February 26, nagre-apply ako. Kasi, di ba, January 26 na reject. So February 26 ka pa pwedeng mag-apply ulit. So nagre-apply ako kasi naayos ko na lahat talaga. Tinanggal ko yung ibang thumbnails na parang medyo clickbait na hindi naman talaga, wala naman talaga dun sa video, pero nasa thumbnail mo. Ayun, tanggalin mo din yung mga yon. So ayun na nga, naayos ko na lahat. Pinagtrabahuhan ko ng 1 month, pero hindi isang upuan lang yun ah. Pag sinisipag ako, yung pinapalitan-palitan ko yung mga titles, yung mga thumbnail, yung mga description, ayan, yung mga tags, ayan, importante yun. Ayun na nga, February 26, nagre-apply ako. Confident na ako na ma-approve na. Pero tingnan natin. So ayun na nga, after ko magre-apply, nag-antay ako ng mga ilang days para i-check kung mag-i-email na sa akin na congratulations, mga ganon. So nag-antay ako nun. Pero ilang araw na, wala pa ding nag-i-email. Edi ang ginawa ko, napanood ko din to sa iba pang mga YouTubers na gumagawa ng mga ganitong video na ano, habang nire-review yung channel mo, mag-upload ka ng isang video or kahit ilang videos, basta mag-upload ka kasi dun daw nila makikita kung active yung channel mo at mapapansin agad yung channel mo. So nag-upload ako ng video. So ayun na nga, syempre kabado ako na wala, ba't wala pang nag-i-email? Tagal-tagal na. February 26 pa ako nag-apply. So March 1, wala pa ding nag-i-email. So nung March 1, nag-upload ako ng video. Hindi March 1. March 2, nag-upload na ako ng video. Kinabahan na ako kasi baka ma-reject na naman. So nag-upload ako ng video. Mga 1 minute yata. 1 minute video or 2 minute. Yon. Nitong March 2, may ginagawa ako. Tapos, lagi kasi ako nag-check ng YouTube Studio. Sa mga nag-YouTube, alam nyo yun, yung app na makikita mo yung mga analytics ng video mo. Ayun, nag-check ako nun. Tapos pagkakita ko, meron ng dollar sign. E di, sabi ko, wow! Na, parang na-accept na. Pero wala pang email. Kasi hindi ko pa naman chine-check eh, paano ko malalaman. So, chine-check ko agad yung email. Pagka-check ko ng email, ayun na, may nakita na ako na, congratulations, your channel is chan. So, ito yung picture. So, ayan siya. Ayan yung email na dumating. So, ganun din yung matatanggap nyo kapag ka na-approve na yung channel nyo sa YouTube Partner Program. Ayan. So, ayun na nga. So, after nun, nagpunta agad ako sa YouTube Studio. Tapos, inon ko agad yung mga... So, yung YouTube Studio pala, para sa mga hindi pa nakakaalam. Pag kinlik nyo yung icon nyo, makikita nyo doon, pindutin nyo yan, tapos pindutin nyo yung YouTube Studio. So makikita nyo doon ang, yun, yung mga nakikita ko. Makikita nyo doon yung mga performance ng channel nyo. Tapos, kinlik ko yung monetization tab, tapos nilagay ko na, tapos tinignan ko, wala doon. Wala na yung parang apply. So okay na siya, monetize na siya. Pinuntahan ko ngayon yung video section, yung mga videos. So naandun, nakita ko yung mga dollar sign. Ayan, papakita ko sa inyo. So yun. So inon ko na lahat yan isa-isa para, hindi pala isa-isa. Pwede siyang i-on ng pangmaramihan na.
chinek ko, sabi ko, check nyo nga kung may ads na na lumalabas. So after mga ilang minutes, chinek namin. So meron na siya. So tuwang-tuwa ako nung pagkakataon na yun. So ayun lang, ilang yung mga ginawa ko para ma-approve agad yung channel ko. So pwede nyo din i-apply sa inyo. Try nyo din na baka gumana din sa inyo. Siyempre sa akin gumana, gagana din yun sa inyo. Una, pinalitan ko yung titles kasi yun yung bakit na-reject yung application ko. Misleading titles. So pinalitan ko lahat ng title. Yung mga title na hindi naman tugma dun sa content ko, binago ko. Next, pinalitan ko din yung thumbnails. Tricycle. Yan, pinalitan ko yung thumbnails. May manok naman. Tapos, pinalitan ko din yung description, tsaka yung tags. So, ayan, yung apat na yan ang kailangan nyo pagtrabahuhan bago kayo mag-apply sa monetization pag na-reach nyo na ang 1,000 subscribers at 4,000 public watch hours. So, yung apat na yan yung kailangan nyo i-check muna para hindi ma-reject yung application nyo, para hindi masayang yung 1 month, di ba? So, meron pa din kayo mababasa kung ano ba yung mga chine-check ng mga nagre-review ng channel nyo. Kasi manual nila nire-review yon, yung as in mano-mano nilang nire-review yung channel mo, yung YouTube team. Yung kadalasan na nire-review nila is yung recent upload, yung most watched na video mo, tapos yung video mo na may pinakamalaking watch hours. Ayun, yun yung mga kadalasan na nire-review nila. Alam ka namang i-review nila lahat ng videos mo. Kasi kung isa-isahin nila, kung mayroon kang 1,000 video, edi hindi sila matatapos sa pag-review ng channel mo. So, yun lang yung mga nire-review nila. Yung tatlong yon or apat, di ko lang sure. Lalagay ko na lang din dyan. So, advice ko lang, kahit na on-process yung application ng channel nyo, mag-upload pa din kayo ng video para mapansin agad yung channel nyo. Para ma-review siya agad ng mga nagre-review ng channel. Kasi pag nakita nilang nag-effort ka at active yung channel mo, mas uunahin ka nilang i-review. So ayun, gusto ko lang rin magpasalamat sa inyong lahat dahil naandyan pa rin kayo hanggang ngayon. Kahit start na ng second sem, itatry natin na mas marami pang ma-upload natin. Uy, ngayong March, mas madami akong na-upload ha. So hindi ko lang kung 7 or 8 or 6. Kadalasan 2, 4, ganun lang. Itatry natin mas damihan pa. Gusto nyo ba yun? Kaya mag-comment kayo ng mga gusto nyo ipagawa sa akin. Comment lang kayo ng mga suggestions nyo kung gusto nyo pa ng mga ganitong videos, yung mga YouTube tips or kung ano man. Comment nyo lang yan sa baba. So ayun, sa lahat ng mga gustong mag-start or nakapag-start na at yung gusto talaga nila na mag-start na mag-YouTube, sasabihin ko sa inyo, hindi siya madali. Kaya dapat nandun talaga yung passion mo at yung nag-e-enjoy ka talaga dun sa ginagawa mo. Kasi ang hirap mag-edit, ang hirap maggumawa ng thumbnail. Ayun, napakatagal ko mag-edit dati talaga. Naabot ako ng buong araw. Or hindi lang buong araw, na next day pa. Wala talaga akong alam sa editing. Natuto lang din ako dito na mag-edit-edit ng kung ano-ano. So ayun, sa lahat ng mga gustong mag-start at mag-start pa lang at nakapag-start na, congratulations, nagawa niyo na ang first step. Sa lahat nga ng mga gusto lang mag-start, simulan nyo na ngayon, now na. Magawa na kayo after nyo panoodin tong video na to. So ayun, kung gusto nyo talaga mag-vlog or mag-hobby nyo talaga na mag-film, na mag-record, na kung ano-ano, sa harap ng camera, makipag-interact sa tao through online, ayan, simulan nyo na. Gawin nyo lang, basta ipagpatuloy nyo, basta masaya kayo na ginagawa yan. So itong monetization na naman to, ayan yung mga yellow na nakikita nyo dyan sa baba. Ano lang yan? Kumbaga, bonus lang yan. Pero hindi ko sasabihin sa inyo na hindi yan naging dahilan para... Ano? Pero hindi ko sasabihin sa inyo na hindi yan isa sa mga dahilan kung bakit ako nag-YouTube. Siyempre, isa yan sa mga dahilan. Pero bonus na lang yan. Ang pinakatalagang punto nito is nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo. Eh, nag-e-enjoy naman ako sa ginagawa ko. Nag-e-enjoy nga ba ako sa ginagawa ko? Parang hindi naman ako. So, ayun. So, dati nag-video-video na din pala ako. Hindi ko alam na vlog na pala yun. So, aside doon, hobby ko talagang nga mag-video-video katulad nung high school. Pagka may mga masayang mga pangyayari, video agad, video. Laging ganun. So, nung senior high din, laging video. So ayun, ang saya lang na mag-video-video ng mga happy moments, mga katangahan, mga ganun. So ayun na nga, para sa mga gustong mag-start, para sa mga nakapagsimula na, na-feel ko kayo, mahirap talaga simulan. Pero pag nasimulan mo na siya,
Okay na, ituloy-tuloy na yan. So yun nga, ngayon lang ulit ako nakapag-content ng ganito nang may kaharap akong ring light na miss ko nga to eh. Ayan. Kaya kapag may mga suggestions pa kayo, pag may mga videos pa kayo na gusto na nyong ipagawa sa akin, or may mga challenges, may mga kung ano-ano, ayan. Comment nyo lang yan sa baba at makikita ko naman yan. At bago natin tapusin yung video na to, meron tayong mga shoutouts in 3, 2, 1! Yeah, may mga shoutout. Kaya pagka gusto nyo magka-shoutout, i-comment nyo lang sa baba. Ma-hashtag natin. Wala. Wala tayong hashtag. So, mag-comment lang kayo sa baba kung gusto nyo magpa-shoutout sa next video. So, yun lang sa ngayon guys. Huwag nyo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa channel ko. Huwag nyo kalimutan yung notification bell para maging updated kayo every time na meron tayong panibagong upload ng mga videos. Yun lang sa ngayon guys. Keep safe. Ayun, thank you dahil tayo ay monetized na. Kaya, don't skip ads. Kung gusto ko ng ads, 30 seconds muna bago kayo mag-skip ng ads para naman ma-count yung ano. So okay lang yan kasi nag-skip din naman ako kapag mahaba na yung ads. Pag 5 minutes na, napakahaba ng mga ads na nilalagay. Pero, ayun nga, thank you nga sa lahat. So sana mas lumago pa ang ating channel at makapag-create pa ako ng mga contents, ng mga quality content, ganun. Yan ay matapos na ang pandemya. Para makapag-collab na tayo sa mga YouTubers na gusto nyo kakollab natin, comment down below kung may mga YouTubers kayo naman gusto nyo kakollab natin. So comment lang kayo sa baba na kung ano mga gusto nyo sabihin, kung ano mga gusto nyo suggestions, ganyan, ha? Yan lang, sa baba. Tapos mag-subscribe kayo. Subscribe lang. So yun na sa yun guys. Keep safe and see you guys again on my next vlog!